Kahit nga maraming masaya na Warriors fans na itong si Jordan Poole at Andrew Wiggins ay babalik nga sa kanilang team for 4 more years, ay merong problema dito sa malaking extension ng dalawang player ngang ito. Dahil alam nyo ba mga idol, by next season, 2023-2024 NBA season, ang projected salary at luxury tax na ibabayad ng Golden State Warriors ay grabing tumataging ting na $483 million. Sobrang laki niyan mga idol. Kalahati niyan ay sa luxury tax, kalahati niyan ay sa player salary. At alam nyo ba mga idol na baka nga daw 275 plus million ang ibayad ng Golden State in just luxury tax kapag nag-opt-in itong si Draymond Green next year. Ayun nga mga idol, yung numerong yon ay mas mataas nga daw sa combined salary ng mga player ng Knicks, ng Grizzlies. So sa luxury tax mga lang na babayaran ng Golden State Warriors ay tinalo na nila ang buong NBA teams, yung combined salary ng mga players. At alam niyo ba mga idol, by next year, ang babayad ng Golden State kay Steph ay $52 million, kay Klay $43 million, Jordan Poole $35 million, kay Draymond $28 million. Yan nga ang mga players nilang binayari nila ng malaki at nakuha nga nila yan via draft. Kaya nga diba itong si Joe Lacob ay nagre-reklamo at sinabing very unfair, hindi daw patas yung luxury tax system ng NBA. Bakit daw sila pinaparusahan kung binabayaran nila yung kanilang mga players na nakuha nila via draft at dinevelop? Parang pinaparusahan nga daw sila ng NBA sa pagdadraft ng magaling, pagkuha nga sa mga NBA talent na talagang may potensyal. At may punto naman dyan itong si Joe Lacob. Hindi naman nila kinuha sa ibang NBA team itong mga players ngang ito, yung mga malalaki nilang binabayaran. Nakuha nila itong mga idol anong mga rookies pa lamang sila. At talagang magaling lang talaga mag-develop ang team ng Golden State Warriors. Kaya nga tumaas ang mga value netong mga player nga ito at nirewarda naman sila ng Golden State. Kaya dapat hindi nga sila doon bigyan ng luxury tax. Dapat nga raw ayon sa mga NBA fans, ang luxury tax ay i-apply lamang sa mga NBA teams na kinuha nga yung player from another team. At hindi nga daw yung katulad ng Warriors na dinraft yung kanilang mga NBA stars. Kayo mga idol, ano bang opinion nyo dito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At ito namang si LeBron James ay namangha nga sa ginawa ng kanyang anak. Matapos nga na gumawa ng 31 points, 11 out of 30 na shooting, 2 beses lang nagmintes at 6 na 3-pointer. Itong tatay ni Bronny na si LeBron ay napatweet, "He's really him. Keep working, young king."